Okay, hello Kablab. So, nandito na po. Thanks God at kahit gaano sila ka-busy ay pinagbigyan tayo. Parang gusto ko kayong yakapin. So, sila po yung napili kong mga interviewin, mga representative po ng, syempre, unahin natin yung pinakamalapit sa Gaza, si Sis Ruby. Hello Sis, hello. Thank you. Thank hello. You for your time. Welcome, basta ikaw. Thank you, ah. And si Bro Benji, Bro Benjamin. Hello. Refer po natin from Jerusalem. And si Bro Orliwin, representative natin from Tel Aviv. Yan, kilala-kilala nyo na po siya. And si Sis Grace. Hindi po siya vlogger katulad ni Sis Ruby. Pero thank you. Thank you, Sis, dahil pinabigyan mo ako. Si Sis Grace po ay siya po yung nasa northern part. Siya yung boundary ng Lebanon at ng Israel. Ayun. So, pasensya na kayo, ah. Sabi ko kasi 5 minutes lang. Ang pagkakasabi ko kasi sa kanila, mga kabilabs, ay one by one. Kaso nagka-problema, technical problem po kasi tayo. Ayun, so, kamusta kayo? Kamusta na ngayon dyan sa Israel? Okay naman. Yes lang. Ayos lang din. Parang may mga show na ginagawa dito sa kibbutz na pinag-evacuation namin. Uh-oh. May mga, may doon nagaling kami sa pub kasama lahat ng buong community ng Nahalos. Parang para winawala yung mga, alam mo na. Yung trauma. Oo. Okay, si Sis Ruby po, ang workplace po niya ay kibbutz, or para mas maintindihan ng mga kababayan natin na wala sa Israel, ang kibbutz po ay parang subdivision. Correct me if I'm wrong, tama ba ako? Parang subdivision po siya. Parang isang barangay, oo. O isang community village. Na hindi ka po makakapasok sa isang kibbutz na hindi ka dadaan sa gate. So, secured po yan. Alam naman po natin. Nakapagtrabaho po kasi ako sa kibbutz bilang part-time ko dati. So, alam po yung itsura ng kibbutz dyan sa Israel. So, si Sis Ruby ay isa siya sa pinakamalapit sa boundary. Nakikita ko po kasi yung mga posts niya. Tanaw na niya ang Gaza. Tama ako, tama ba, Sis? Yes, natatanaw na namin sa ordinary days. Pagka gusto mong maglakad, tanaw na tanaw mo yung Gaza. Tapos yung mga prayer nila sa gabi, dinig na dinig mo. Pag may mga okasyon sila doon, nadidinig mo. Pag hindi mo isarado yung mamad, pakibos namin. Okay, ang main topic po natin ngayon, Kabalabs, ay kumustahin natin. Anong update ngayon sa Israel? Sunod naman natin si Bro Benji. Kamusta na dyan ngayon sa Jerusalem? Hello sa inyong lahat. Ayan, live na live na kayo dito sa City of Jerusalem. Makikita niyo naman yung background natin. Maraming mga police sa likod ko, ano? Sis, oh ma'am. Is you okay ka na ba? Sis, ano? Yan, dito talaga sa Jerusalem, medyo okay yung sitwasyon namin. Kung kaya nakikita niyo sa mga video ko, ay nagagawa ko pang mag-trolling dito, magpunta sa mga biblical sites, daw nagigira sa border natin. Kasi malalaman mo talagang secured yung loob ng Jerusalem. Kumbaga yung capital city ay talagang secured. Kasi sa dami ng police, nakailang line of defense tayo bago sila makarating dito sa City of Jerusalem. And sarado ngayon yung mga yung nandito sa West Bank, ano? So alam mo talagang walang makakapasok dito ng mga Arab. Kung ang problema mo yung mga mananaksak lang or bombing lang, hindi ko nakikita or shooting, hindi ko nakikita yung ganon possibilities kasi sa tindi ng security dito sa capital city. Okay, ang pinakatakutan lang namin dito ay yung mga rocket din na umaabot dito sa Jerusalem. Maliban doon, wala na. Kaya relax talaga mga tao dito ay nagsisimula nang mag-open lahat ng mga establishment dito kaya medyo pabalik na kumbaga, although yung ating north at south ngayon ay talagang bakbakan pa rin. So yun lang ang update dito. So alam ko na yung purpose mo bro, kung bakit maya at maya yung live mo. Kasi gusto mong iparamdam sa mga kababayan natin na safe pa rin talaga. Yes, tinatanggal yes. Mo yung worries nila. Tsaka alam niyo kung bakit ako nagla-live. Di ba, Christians nga tayo eh. Na ano natin yung promises of God sa Israel. Kaya nagiging komportable ako pag mga ganun. Uh-oh. So pabalikan ko lang yung mga nandyan sa Biblia, yung mga promises of God sa Israel. Kaya nakakatibay din ang loob talaga na hindi yan matatalo ang Israel. So yun yung pinangahawakan ko. At the same time, mapapakita ko sa kanila na hindi ganun kagulo na buong Israel halos nakikita nila sa TV, puro pagsabog. So dito nakikita nila yung mga gala-gala ko, ay okay naman pala doon sa may Jerusalem. Though sinasabi ko na rin naman talaga na bakbakan talaga sa North. Tsaka nakikita ko yung mga alarm dito ng rock. North and South, tuloy-tuloy yung bakbakan. Pero dito sa Jerusalem, kaya naikot-ikot ko pa yung mga dito, mga holy site, para maparamdam ko sa kanila yung na totally ganun ka tindi yung nakikita kasi nila, puro pagsabog lang, pag nag
i-interview sila dito, puro pagsabog yung background, napakapangit kumbaga. Thank you, bro Benji. So mapunta naman po tayo sa center, sa pinaka-heart ng Israel, ang Tel Aviv. Parang seryoso, so, bro Orly. Pasensya na kay mga kabilabs kung pa. Pilit seryoso eh. Pasensya na kayo mga kabilabs kung pangiti-ngiti ako kasi na-overwhelm ako na hindi kasi nila nakita kanina. Iyak-iyak ako kanina kasi nag-worry ako sa kanila pero nakikita ko okay naman pala. So yun yung gusto kong maramdaman yung mga kabilabs na despite na nakikita natin sa social media, ito yung face nila. Ayun, so gusto ko marinig naman yung panic ng Tel Aviv. Bro, Orly? Dito naman sa Tel Aviv, masabi ko ay tahimik naman. Tutusin, may mga nakita akong mga friend ko pa na nag-day off. Nakapag-day off pa sila ngayong Friday tapos sa Saturday. Ang masabi ko lang, safe pa naman dito. Ang pinagtataka ko lang is yung, syempre, matagal na tayo dito. At matagal na rin ako na may napagdaan ng mga kwitis-kwitis na yan. Ilang taong ka na nga pala, bro Orly? Sorry. 26 years old pa lang ako. Ilang taong? 12 years na ako dito. 12 years na ako sa Israel. So, sa 12 years na tinagal ko dito, marami ng mga conflict ang napagdaanan ko. Yung mga kwitis-kwitis nila dito, noona, isa-isa, dalawa, ganon yung nakakarating dito sa Tel Aviv. Pero nagtaka ako ngayong yung conflict ngayon, aba, sabi ko, maabot na ng sa May Holon, sa May Batyan, sa center ng Tel Aviv, pati dito sa akin, sa May Northern part ng Tel Aviv. So, nakakapagtaka. Pero mga ilan-ilan lang, hindi naman lagi na katulad sa news na bomba dito, bomba dyan, gulo dito, gulo dyan. So, hindi lahat ganun. Ang nakikita nyo guys, sa mga nasa Pilipinas o sa mga kababayan natin na nasa ibang bansa, na yung sa balitang yon is nakikita nyo lang doon sa war zone. Oh. So, hindi ibig sabihin buong Israel yung apektado na yon. Kaya yung mga kamag-anak ko, mga kaibigan natin, tawag ng tawag, alis na kayo dyan, ligas na kayo dyan. Diba? So, yun ang sa akin. Huwag silang mag-alala. Katulad si Rubilin, di ba? Inalis sila doon. Kasi yung attack nila is surprise. Walang may alam at biglaan. Kaya ngayon, alam na nila talaga yung papayag ba ang Israel na gano'n, di ba? Sa mga hindi po aware, ang kwitis po ay... Racket! Okay, yung racket na yung pinapadala ng Gaza at yung Iron Dome, in-intercept ng Iron Dome ng Israel. Kaya ang tawag namin po doon ay kwitis na. Parang fireworks na po, kumbaga yun. Pero nakaka-alarma kasi doon, kahit na alam mo may Iron Dome, is yung alarma. Parang Joy, marinig mo lang yung alarma eh. Nakakatakot na eh. Parang nakaka-stress na eh. Diba? Sa nahal-os po, sa nahal-os, hindi po alarm. Seba-adom lagi. Oo, seba-adom, sabi. Sa south kasi, sa south kasi sabi, seba-adom, seba-adom, sabi. Ah, okay. Dito puro wang-wang lang. Wala po kami nalit. Hindi alarm, hindi wang-wang. Doon sa amin, sa Makibus. Pero sa Ashkelon, wang-wang doon. So, mapunta naman po tayo doon sa binobomba din ngayon, mga kabilabs, sa northern part ng Israel, ang pinakamalapit po sa Lebanon. Hello, Miss Grace. Hi, Sis Ems. Kamusta ka dyan? Anong update sa inyo ngayon dyan? Ngayon po, nakalikas po kami. Dito po kami ngayon sa Hardof, sa Haifa po, sa bahay po ng anak ni Lola. Dito po kami lumikas. Kasi, lagi po kasi nagsisirin doon, kaya natakot po ako. Ayaw ng mga alaga ko na lumikas sila, pero ako yung nagpumilit na kapag ayaw nyo ako yung aalis. Kaya nakiusap ako sa anak. Kasi una pa lang po, nung unang pasabog, mga 5 days naman po kami sa South. Pero nung nag-siren na po, at nag-warning na po sila na palikasin kami na mga 2 kilometers yun po, lumikas po kami kasi yun yung sinabi ko sa anak. Si Grace po, kasama po niya kasi yung family ng anak ng alaga niya. So, naiingayan ata sila. Wala kang kwarto, sis? Wala, dito po ako sa salas na natutulog po sa may sofa. Bukas lilipat po kami ng Kay Parsaba dun sa anak niya na isa ulit. Ah, palipat-lipat. Palapit na ng south. Oo nga. So, kaklarify ko lang mga kabilabs, yung mga malapit po sa sa Lebanon, which is nasa Nahariya ka, di ba? Opo. Sis, lahat ba kayo nag-evacuate? 2 kilometers po, lumikas sila. Pero kami po, 4 kilometers po yung layo sa amin. Pero lahat po kasi ng kapitbahay namin, wala na po sila. Kami na lang po natitira, kaya lumikas po kami.
Karos, tahimik na po yung kibbutz namin totally. Wala nang tao. Lahat ng mga metapelit na kasama ko, lumikas po sila lahat. So, ano update ngayon doon sa ano sa dati yung bahay? Tahimik naman daw po ngayon kasi galing po yung amo ko. Pero nung isang araw po, nagsiren po. Doon po mismo sa kibbutz namin, nagsiren mismo. Doon may bumagsak. At sa mga kibbutz pala, nasa border? Mm-hmm. Marami pala kibbutz sa ito. Mostly, halos. Nasa border. Actually, ano nga eh, ginawa ng 5 kilometers yung from yung, border. 5 kilometers from border, 3 days ago, sinabi na yon na lilikas na. Sa north yun, nasa north. Sa north. Oh. Pinalipas. Pina-evacuate na sila. Ikaw, Sis Ruby, aware ka ba kung ilang kilometers yung layo nyo? Parang wala yata kilometers kasi hindi ko alam. Hindi ko tansya. Anong kibbutz ka ba? Nahal-os po, Sir Orly. Nahal-os. So, nang lapit. Sir, pag nakikita ko sa map, kami pinakalapit. Mas malapit sa Berry tsaka Adam. Kasi sa Berry, 10 kilometers lang. Wala man 10 kilometers yung sa Berry. 5 kilometers lang yata. Sis Grace, thank you. Salamat, ama. Salamat sa oras mo. Before tayo mag-proceed sa iba, gusto ko munang ano yung si Sis Grace. Si Sis Grace muna kasi baka tawagin siya. Ano yung plano mo ngayon? Ilang taong ka na ba dyan sa Israel? 2 years. 2 years pa lang po. Pero hindi ka G2G, no? A2A po ako. Sis. Oo. Ikaw yung last batch ng A2A, no? Last batch. Okay. Po. So, bilang 2 years ka pa lang sa Israel, anong plano mo ngayon? Wala pa akong planong umuwi kasi kinukuhi pa ako ng mga kamag-anak ko. Sabi ko, hindi pa naman umuwi yung lahat ng Pilipino. Bakit ako uuwi dito muna? Dito muna, habang may mga Pilipino akong kasama. Pero yung safety mo, kamusta naman? Yung puso mo, yung ano mo, wala kang trauma? Okay na, wala po. Okay naman, okay naman, Sis Ems. Yung una lang na nakinaban ako yung pag-siren, doon ako nabigla. Umiyak talaga ako kasi first time ko yun eh. First time ko nakaranas ng gano'n. Nakala ko, ano, okay lang, pakampante ako nung una. Pero nung umabot na ng North, umiyak na, nasubukan ko, umiyak ako, kinabahan ako. Kasi luma na yung bahay. Wala luma na yung bahay, wala nang ano. At wala kayong shelter? Meron pong shelter, pero malabo po na ano yun kapag nagpakpakan, kumbaga. Kasi luma na din po yung bahay. Balik tayo sa Jerusalem. Si Bro Benji, ilang taong ka na sa Israel, bro? 9 years na ako dito ang caregiver sa Jerusalem. So ano ng plano mo ngayon, Bro Benji? Ang plano ko ay tuloy-tuloy ko lang yung ikot ko. Di ba nga? Sa sobrang dami ng nagre-request na more ikot sa biblical sites. So yun yung ginagawa ko ngayon. Kasagsaga ng gira. Walang iba kundi naglalive ako sa mga holy sites dito sa Israel. Kung kikita niyo yung live ko. Pero in terms na sasabihin mong uuwi, wala pa rin akong plano sa isip ko na umuwi or ano dahil sa gira. Sa totoo lang, to be honest, nakaramdam ka ba ng tao? Kasi iba ngayon eh. Iba ngayon, bro. Totoo yan. Pero never talaga akong nag-isip na umuwi. Sabi ko, pag bumagsak siguro dito yung malalaking, siyempre expected po yan, di ba? Nakisali na yung mga malalaking bansa talaga in terms of war, like Iran, yung mga ganyan, mga malalakas na yung mga gamit niyan eh. So, pero yung confident ko talaga sa Israel, na strong talaga siya, na sabi ko, dito, kung matatalo yung Israel, tapos na rin tayo sa ibang bansa. Parang ganun sa akin. Very positive lang talaga ako na sabi ko, malakas tong Israel kaya may takot din naman kasi baka ikaw yung machambahan or alam mo yung mga ganong thinking. Pero yung talagang matatalo yung Israel, never kong naisip yung ganon. Pero yung ikaw yung machachambahan sa area mo, sumabog, yung mga ganon, possible mangyari yan. Thank you so much, bro. Salamat sa ano sa ginagawa mo din ngayon kasi pinaparamdam mo sa mga kababayan natin na safe pa rin talaga sa Israel. Despite sa mga nakikita namin kasi ang mga nakikita namin talaga sa ano sa TV is mga ano puro negative at puro nakakatakot. So yeah. Thank you. Kaya di ko kailangan mag-post na rin ng mga puro pagsabog. Dina-divert ko yung mga makikita niyo sa page ko. As much as possible not related sa war yung ginagawa ko ngayon. Okay, thank you. God bless you. Okay. So ayun, ituloy na natin. Balik tayo kay Bro Orly. Anong plano mo ngayon? Eh, tuloy pa rin ang laban, syempre. Kada kababalik ko lang sa bakasyon eh. Limas na limas yung ipon ko. Oo, walang balak pang umuwi. Pero ano, gaya ng tanong mo kanina, kung kinabahan ba ako dito sa mga ano, sa lahat ng naging conflict ngayon lang ako kinabahan kasi nga nakapasok sila, nasira na yung border. Tutusin, meron pang natitirang mga tauhan nila sa loob ng Israel at pinaghahanap ito. Lately, may nakita dyan sa may bandang Beersheba.
Na ano? May nakita, oh, nagtatago sa isang ano, tapos may lahat. Nakita din sila na bumabalik sa border, na pagod na sila, uhaw siguro, walang pagkain, ganyan. Eh, nadakip nila, yung iba pinaghahanap pa. Okay. So, ngayon, kaya nga ako talagang, di naman ako takot, pero nag-worry lang ako na iba na to, sabi ko, tapos may nangyari pa na ganyan na massacre sa South, di ba? Ang iniisip ko naman, syempre, Tel Aviv ako, nasa center part ako ng Israel. Kung palusubi yung Tel Aviv, marami pang city ang madadaanan, syempre. Diba? Kaya medyo kampante ako. Siguro, maano lang ako sa mga, ano, mga missile rocket na yan. Pero yung sa, ano. So, ibalik ko lang po yung karanasan ko sa Israel. Kami po kasi kablabs, medyo talagang tiwala talaga kami sa technology ng Israel. Na May 90% chance yun. Hindi siya 100%. Hindi siya 100%. Pero, ayun nga, yung nakapasok kasi yung, ano, yung mga kalaban, ibang usapan na yun. Pero sabi nga ni Bro, bago lusubi ng Tel Aviv, marami pa silang dadaan ng mga cities. Ayun. So, yun, masaya ako kasi na positive yung ano narinig natin sa kanila, mga kabilab. Sana is nakampanti din kayo na hindi naman pala ganun nakakatakot sa Israel. Kasi nababasa ko lagi kasi sa comment section na kawawa daw ang mga kababayan natin dyan sa Israel. Swerte ko raw kasi nakaalis na ako. Pero hindi ko, never ko inisip na swerte ako kasi nakaalis na ako sa Israel. Never ko inisip yun kasi ako, nagaling Israel, ano talaga, mararamdaman ko talaga yung safety ko talaga dyan sa Israel. Yun nga lang, nag-worry lang ako dun sa mga terrorist na nakapasok. Ayun. Tsaka, kung minsan yung panonood ng news is masama din sa atin eh. Katulad ako, last week, nanonood ako sa news, tapos nakatutok ako sa mga news sa telepono. Talagang napaparanoid ka. Ako, napaparanoid talaga. Hindi ako makatulog sa gabi. Tapos, nakita ko pa yung mga Hamas. Talagang grabe. Halos di ako makatulog talaga. Minsan matatakot ka. Tapos, katulad ngayon, yung US na nandito sa may Mediterranean Sea, yung tropa ng US, naka-standby lang sila doon. Tapos, may siyempre, threat sa ano yun, sa ibang country yun, yung mga ally ng mga Hamas. O, siyempre, may chance na pwede silang lusubin anytime. Yun nga, missile galing sa Yemen, umabot na dito eh. Pero malayo ng Yemen, ha? Oo. Umabot dito yung, ano niya, missile, para lang atakehin. Parang, ano lang yun, ganito, meron kaming nakasuporta dito sa side na to, ganun. So, yun ang nakakaano din pag sineryoso mo yung news. Kaya mas maganda, wag na mag-news eh. Okay, so, Sis Ruby, anong oras na ngayon dyan? Tulog na ba yung alaga mo? Hindi, okay lang po. Hindi pa naman ako po namin. Dalawa kami sa isang room. Okay, thank you, Bro Orly. Okay, thank you, Tel Aviv. Thank you. Salamat lagi, ha? Bro Ray, bye. Ruby, ingat-ingat dyan. Bye, bro. Salamat, bro. Sir Orly. Mula dito sa Tel Aviv. Orly Win, litraot. Litraot. Bye. Joke lang yan, joke lang yan. Cut mo na yan, cut. Bye. Thank you. I got nothing to worry about when you're by my side. I got nothing to worry about when you're by my side.